Magalang sa salita at pagkasa ng salita ng Panginoon. At itong basahin ng ating Panginoon sa para dito, 1 Corinthians chapter 15, verse 3. Sino dito mahilig uminom ng soft drinks? Malamang lahat kayo. Pero
hindi ko dilibutan ng sobrates. Ha? Dahil ang kanyang ama ang nagutong sa kanya na bumili ng sobrates kasi paborito-paborito na kanyang anak na uminom ng sobrates. So ang anak ay bumili. Gusto mo makita natin ngayong umaga mga kapatid? Ano ba ang kalagayan ng utos ng ama sa anak na bakit bumili ng sobrates? Sa tingin nyo kaya, ano yung kalagayan ng utos ng ama sa anak na bumili ng sobrates? Ha? Yung mahilig uminom ng sobrates pagkatapos kumain, iinom ng sobrates, hindi makakakain na walang katamina. Sobrates, anong tawag mo? Pahalaga. Tama? Tama ba ako? Mahalaga! Mahalaga sa iyo ang sobrates. Gusto kong makita natin yung umaga mga kapatid. Ang kahalagahan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo sa buhay natin. Mahalaga na malaman natin ang kamatayan ng ating Panginoon. Mahalaga na ngayong umaga ay matutunan natin ang katotohanan patungkol sa kamatayan ng ating Panginoon. Ang sabi na po ito, number one, Christ's death was foretold by the Father. Yung kamatayan ng ating Panginoon ay inutos na ng kanyang ama. Ah, Isaiah chapter 53 verse 8. New American Standard Version. By oppression and judgment, he was taken away and asked for his generation who considered that he was cut off out of the land of the living. For the transgression of my people, to whom the stroke was due. Kung atin pong titignan mga kapatid, pinakikita raw kung paano pinahiwalay ng ama at anak. Pinakikita rito na ang ama bagamat labag sa kanyang kalooban na ang anak ay mahawalay sa kanya. Ngunit kanyang ginawa. At kung ating titignan sa panahon ito, walang ama o walang ina na ang kanyang anak ay mahiwalay sa kanya. Tama ba? Pero yung ama, pinakikita sa atin, kanyang tiniis ang lugto at ang hirap ng kanyang anak ay mawalan sa kanya. Kaya napakaganda yung ating binata kanina, yung ni-recite ng verse ng ating kapatid. Yung John 3:16 ay ang pinakikita roon kung paano pinadala ng ama ang kanyang anak. Ha? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. O sino ang kanyang inibig, bakit iniis ng ama na ang anak ay ihiwalay sa kanya? Sapagkat ama, ang ama ay umibig sa atin. Hello? Ang Diyos ay umibig sa atin. Kaya sabi niya, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa mundo, sa sanlibutan, na kanyang pinadala ang kanyang kaysa isang anak. Imagine, buktong anak, di isang anak, pero hindi namin kaya ng ama na siya'y masaktan at mawalay ang kanyang anak. Sapagkat higit sa mahalaga na kapag kanyang ginawa at pinadala ang anak ay maraming pang maliligtas at magiging anak ng Diyos. At gusto kong sabihin niya yung umaga, kayo yun ang bunga ng pagpapadala ng ama sa anak upang kayong lahat ay maligtas. Amen! Hindi po, huwag ang hindi niyo kalakpak. Hindi kayo kumapalakpak sa akin kung kumapalakpak man kayo. Pinagpala kayo sa narinig din yung mensahe ng Diyos. E dapat hindi natin bitinin ang para sa Diyos. Amen! Si Pastor, galit na naman. Hindi po ako galit. Nagpapaluwanan lang po ako sa sobrang inyong dito. Praise God. Huwag kayong mag-alala naman. Kapalitan na natin ang dalawang aircon na yun. Mamaya, kakasal namin yung 2.5 horsepower niya. Kaliwa kanan.
hindi na kayo dito papawisan. Kala ko kanina eh, hindi ako papawisan dito si G.R. No? Okay. Masaya ba kayo? Nandiyan po ba kayo? Pwede po bang bigyan natin ng isang palakpak ng Diyos? Praise God! Tuloy po tayo. Sabi po rito, Daniel chapter 9 verse 26. Then after the 62 weeks, the Messiah will be cut off and have nothing. Sa Tagalog po ay ganito, at pagkatapos ng 62 sang linggo, maiwalay ang pinahiran. Lalim sa Tagalog. Maiwalay ang pinahiran. Sino po yung pinahiran? Si Jesus. So hiniwalay siya sa ano? Para makita ng maraming tao. Kaya lang, nakakalungkot. Kaya ba talaga ang mahal na araw? 14, 15 ng April o March? Balintan yung ano? Dapat doon ko ano? Pwede lang yan. Kasi akala ko, March yung mahal na araw. April pala, pinacheck ko kagabi sa asawa ko. Sabi ko, tingnan mo natin ko, kailan ba talaga ang mahal na araw? Marso ba talaga? O April? Kasi, ang laman ng isip ko, pag tinalakay mo yung Christ death, and the resurrection, mahal na araw yun. Yun ang laman ng isip ko. Sabi ko, March pa lang ngayon. Lasante ng March. Pero gayon pa man, masarap na pag-usapan natin yung kamatayan ng ating Panginoon. Ha? Kaya tingnan nyo, yung pinahiran, hiniwalay sa Ama. Upang yung anak ay makita natin na siya na yung pinadala. Kaya totoo ang sinabi sa banal na kasulatan na sinugo ang kanyang anak para ipakita sa atin na siya ay mamatay, na siya ay kahirapan, na siya ay magdusa. Tingnan natin Zechariah chapter 13 verse 7, New American Standard Version. Awake, O sword, against my shepherd, and against the man, my associate, declares the Lord of hosts. Strike the shepherd that the sheep may be scattered, and I will turn my hand against the little ones. Kaya yung kamay ng Panginoon, binukas niya, binigay niya, kanina niya ibinigay yung kamay ng Panginoon. Kayo na lang narito, kayo yung tumanggap ng kamay ng Panginoon upang makita niyo kung ano ang kamatayan na ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang sabi nga rito, gumising ka ka ba laban sa pastor? Sa pastor ko. Papasok natin si Jesus. At laban sa lalaki na aking kasama, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, saktan mo ang pastor at ang mga tupa na nagkakalat at aking ipipihit ang aking kamay laban sa mga maliit. Paano ba ipipit ang kamay? Ganyan? Dalawang kamay natin eh. Ganyan? Si Jesus sabi niya, kapag mayroong manakit sa tupa niya, sa kanyang mga anak na darating, ang kamay ng Panginoon ay kanyang ipipihit upang kayo ay kanyang abutin. O ito pa, sabi niya rito,
15, yung anak mo ay makita mo pasan-pasan na cross at may nagahagupit. Wala. Walang papayag mo. Ikaw na. Papayag ba yung anak mo na magpasan ng cross? Ha? At makita mo na hinahagupit habang hila-hila ang malaking cross. Di ka papayag. Pero ito, bagamat masakit sa kalooban ng ama na kanyang anak ay magsakripisyo na magpasan ng napakabigat na cross paakyat sa tundok ng Golgotha, hindi inaalintala ng ating Panginoong Hesus, kundi ang iniisip ng Panginoon ang laman ng kanyang puso na maraming kaluluwa na makapagtanggap, maraming kaluluwa na maligtas, maraming kaluluwa na magpalit loob sa Diyos. Hindi yan iniisip ng ating Panginoon yung hirap na kanyang pagdurusan. Ito, Isaiah chapter 53, verse 6. All of us, like as if, kagaya tayo ng mga tumang ligaw. Ang larawan natin, nung hindi pa namin nakilala na nasuntungan ang ating Panginoon, kagaya tayo ng mga tumang ligaw. Ano ba yung tumang ligaw? Pakalat-kalat. Ganyan ang larawan natin nung araw tayo ay pakalat-kalat sa lansangan. Pero salamat sa Panginoon. Nung ang Panginoon nandun sa krus ng Kalbaryo na nakapako, ang sabi niya na, Father, forgive me, for they know not what they are doing. Mga kaibigan, mga kapatid, gusto mo manawaan natin dahil sa kamatayan ng ating Panginoon, tayo ay tumanggap ng buhay, tayo ay tumanggap ng pag-asa mula sa ating Panginoon Jesus. Sino ba yung nasa kaliwa?
Kasama lang po nila na rin ako. Ha? Si Barabas o si Istas? Ha? Yun yung taong makasalanan? Yun yung nagtuya sa Panginoon? Ano sabi niya sa Panginoon? Kung ikaw ay yung anak ng Diyos, bakit hindi mo kami tulungan dito na maligtas? Imagine nyo ha, eh ang tao meron kahit na nasa pagdurusa, hindi pa rin maalala ang Diyos. Hello? Sabi ko nga, ano pa kaya ang gagawin ng Diyos sa susunod na pagpapahirap sa mundo? Naisip nyo ba yun? Ako, naisip ko yun. Sabi ko, ano kaya ang susunod na pagpapahirap sa mundo? Para yung tao magising talaga. Ano pa kaya kasunod? Mayroon. Hintayin natin ang pagbabalik ng ating Panginoon at kapag kayo ay nasusunod ng Diyos sa kanyang pagbabalik at kayo ay kanyang kukunin at uwi sa langit, mga kapatid, may magaganap sa lupa na pinakamahirap na daranasin ng yun yung sinasabi ng Great Tribulation. Kaya sabi nito, kung ikaw ay yung anak ng Diyos, bakit hindi ko ngayon kami iligtas kami dito? Tignan nyo, makasarili ano? Yung nasa kaliwa. Pero ang isang tao na sa kapila na nasa bingit na siya ng kamatayan, may natira pa rin palang kabutihan. Ha? May natira pa rin kabutihan. Bakit? Anong sabi niya? Hoy! Tumigil ka! Versin ko lang yun. Ha? Versin ko lang yun. Pero ganito ang sabi ng nasa kanan. Bro, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Ito na nga yung kalagayan natin. Nakapako na nga tayo. Tinutuya mo pa yung Panginoon, tinawag niyang Panginoon si Jesus. Ibig sabihin mo yung natitira pang katira ng Diyos sa kanyang puso. Kaya ano sabi nung nasa kanan? Sabi niya, Lord, remember me when you are in the paradise. Anong sagot ng ating Panginoon? Sabi niya, ngayon din, kakasamayin kita. Kaya mga kapatid, mapalad kayo sapagkat kayo ang inubos ng Diyos sa krus ng Kalbaryo upang makasama ng ating Panginoon. Kaya 100% na sa pagbabalik ng Diyos, makakasama kayo. Hello! Walang maiiwan ka na ng alam ng Diyos. Masarap na mauna kaysa mamuli. ulitin ko, masarap ang mauna kaysa mamuli. Masarap sumama kay Jesus sa pagpapalitin niya. Hello? Maghihintay ba kayo? Maghihintay ba kayo? Ha? Oh, sa hindi na kalam, sumabot na naman yung burgang kaalam. Hanggang ngayon, diera! Sa Russia, Ukraine. Ano ang ibig sabihin? Isa sa palatanda ng sinasabi sa Matthew 24 na kapag ganito ang mangyayari, magdadalam sa mundo. Isa sa palatanda ng sabi niya, malapit nang babalik ang ating Panginoon. At kung malapit nang babalik ang ating Panginoon, sino ang kanyang babalikan? Ang babalikan niya, yung tinubos niya sa kasalanan at kanyang binago. Kayo yun na nagpirito. Kaya it is the manifestation of love. It is the manifestation of God's love. Romans chapter 5 verse 8. But God demonstrated his own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us.
Pero salamat sa Diyos. May Ama na nagmamalasakit sa atin upang ang kanyang anak ay sakripisyo na mamatay sa krus upang ang tao ay makakita ng buhay. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that those who ever believe, those who ever believe, mga kapatid, ulit ito, ang pagpunta sa langit ay yung sumampalataya ka. At kapag sumampalataya ka sa kamatayan ni Kristo na siya nagdadala sa iyo ng buhay, kaibigan kapatid, wala pag-alinlangan na ikaw isang araw ay sasama ng ating Panginoon sa bayan na tunay ang langit. Amen! Jesus is the way.
Hindi ka pwedeng dumana, hindi ka pwedeng pumunta ng langit na hindi ka dala kay Jesus. Hindi ka pwedeng pumunta ng langit na hindi mo malaman ang katotohanan. Hindi ka pwedeng pumunta ng langit na hindi mo tatanggapin ang buhay na walang hanggan. Kaya sabi na, for the gift of God is eternal life. Romans chapter 6 verse 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Gusto ba natin ang buhay? The sun being obscured and the veil of the temple was torn in two. Kayo yung kaming na namamagitan ng tao sa Diyos, pinunit niya ng Panginoon sa gitna para ang tao ay malayo makapasok at makausap ang Diyos. Kasi nung araw sa lumang tipanaw, isa lang ang pupwede kumausap sa Diyos, ang high priest, ang pare. Kapag ikaw ay maghandog, bibigyan mo lang sa pare. Kaya pag nalaman, malalaman mo na ang handog ko ay tinanggap ng Diyos kapag ang puso ay dumiritso. E paano kung ang puso ay hindi dumiritso, kumalatan sa babae, sabihin, rejected ang offering mo. Ha? Salamat sa Diyos! Yung offering ng Ama na si Jesus, buong-buo at ngayon, dahil sa